Gaano kahalaga sa iyo ang pamumuhay ng may kapayapaan? Mapagpalayang araw ng Webes, ginigiliw kong kapanalig. Sa araw na ito, idalangin natin na pagkaluban tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kapayapaan ng puso at isip, kapayapaan sa ating pamilya, komunidad, bansa, at kapayapaan sa buong mundo. Gayon din, yakapin natin sa panalangin lahat ng mga taong nagdurusa at umiiyak sa iba't ibang kadahilanan. Lalong-lalo na ang mga taong naiipit sa sigalot at digmaang nagaganap sa Ukraine at Russia, at ngayon sa Israel at Gaza. Marami nang pumanaw sa digmaang ito. Marami ang nasugatan, nawala ng kabuhayan at tirahan. Kahabagan nawa sila ng Diyos at kalingain sa napakahirap na pagsubok na kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Sama-sama tayong magdasal na sana matapos na ang mga digmaang ito at masolusyonan na ang anumang hindi pagkakaintindihan na siyang dahilan ng gidwaan. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Matunghayan natin ang tagpo ng pag-iyak ni Jesus sa nakambang pagbagsak ng Jerusalem sa ating mabuting balita. Nang malapit na siya at kita na ang lungsod, iniyakan ito ni Jesus. Kung nalalaman mo lamang, sana sa araw na ito ang daan sa kapayapaan. Ngunit ngayon hindi mo ito nakikita. Sasapit sa iyo ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Kukubkubin ka at sisikilin sa lahat ng dako. Iguguho ka nila sa iyong mga anak at walang iiwang magkapatong na bato sa iyo, sapagkat hindi mo nalaman ang panahon niyang pagdalaw ng iyong Diyos. Habang naghihinagpis sa panghihinayang, sinabi ni Jesus sa kanyang mga kababayang hindi nakikinig sa kanya, "Kung alam niyo lang ang makapagdudulot sa inyo ng kapayapaan." Ano nga ba ang makapagdudulot sa kanila ng kapayapaan? Si Jesus mismo, ang kanyang mga salita at gawa, pero hindi sila nakikinig. Naibigay na ni Jesus ang lahat ng kailangan nating malaman at gawin para maialis tayo sa kadena ng kasalanan, na siyang naglalayo sa atin sa Diyos. Walang ibang susi kundi ang mga itinuro sa atin ni Jesus. Pero anong magagawa ni Jesus kung ayaw naman natin? Mga kapanalig, araw-araw natin kailangang magdesisyon kung pipiliin ba natin ang sumunod sa plano ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, para din sa ating ikabubuti ang lahat ng kanyang plano. Bagaman ito'y may kaakibat na paghihirap, pagtitiis, at pagsasakripisyo ng sarili. Ang daan patungo sa Diyos ay laging magtatapos sa tunay na hinahanap nating kapayapaan, sa buhay na walang hanggan. Huwag sana tayong matakot na isabuhay ang salita at gawa ni Jesus kahit na mahirap at kahit na pagtawanan pa tayo ng mundo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong anak at kapatid naming si Jesus ang susi sa aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang lahat ng kanyang itinuro sa amin. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkalob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napaka-ikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa kanyang kapurihan.